Bad news nga daw ito sa team ng Los Angeles Lakers, sabi ng mga Lakers fans nang mabalitaan nila ito. Pero bago natin yung pag-usapan ay eto muna nga si Jordan Bullitt ang pangloloko niya dito kay Kawhi Leonard. Sa gitna nga ng play nila mga idol, i-inbound pass ng Warriors ang bola at hindi pa man nag-uumpisa mga idol ay nag-fake na eto nga si Jordan Poole at agaran nga nag-react etong si Kawhi Leonard na nagresulta nga ng pagtatawa na eto nga ni JP kay Kawhi. Pero nga mga idol, kahit na natawa ang mga NBA fans dem dito sa ginawa ni JP sa panloloko niya kay Kawhi, ay napuri pa nila dito si Kawhi Leonard, ang 2-time Defensive Player of the Year. Sabi lang dito mga idol, pagpapakita lang daw ito na kahit hindi pa nag-uumpisa ang play, kahit wala pa nga ang bola, itong si Kawhi Leonard ay lock-in na defensively. Naghahanda pa lang ang Warriors sa pag-i-inbound ang bola pero mga idol, parang 100% nang nakalock-in nga si Kawhi Leonard, focus na focus sa paglalaro ng depensa. Kaya naman sa saglit, counting fake neto ni JP ay agaran nga siyang nag-react. Kaya naman daw yan ang eksplenasyon kung bakit twice nanalo ng Defensive Player of the Year itong si Kawhi nang dahil nga daw he doesn't take days off on the defensive end. Anyways mga idol, ngayon ay pag-usapan naman natin ng isa pang manluloko. Ang mga batang NBA fan ngang ito, ang dalawang babae ay nagpapirma dito nga kay Giannis Antetokounmpo ng kanilang Bucks jersey. Pero ang problema dyan mga idol, matapos ngang pirmahan niya ni Giannis, after ng ilang mga minuto ay isang babae nga naka-Bucks jersey ay hinub ang kanyang Milwaukee Bucks jersey at underneath nga nito ay ang Sixers jersey. So kumuha lang daw ng pirma ito ngang batang babae na NBA fan at bukang nautusan nga daw ng kanyang mga magulang na magpapirma nga dito kay Giannis Antetokounmpo pero sa katotohanan sila talaga ay Sixers fans. Anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan na natin ang hindi magandang balita sa team nga ng Los Angeles Lakers ayon sa mga NBA fans. Sa report ngang ito patungkol kay Kemba Walker na ibinabalak nga daw ng Lakers na Shai Dalin para nga sa workout para daw magkaroon ng another ball handler sa kanilang roster. Well, it's pretty easy to understand naman kung bakit gusto yung gawin ng Lakers dahil ngayon ay isa lamang ang kanilang ball handler sa team at ayun nga si Dennis Schroeder na hindi pa talaga mga idol na real point guard at alam nating scoring point guard siya. Pero nga mga idol, sabi ng Lakers, kailangan muna natin ang tulong ngayon ng isa pang ball handler dahil wala pa nga si D'Lo at si LeBron James ay matagal pa. Pero dito nga mga idol, nagkaroon ng suspicion ng mga NBA fans. Ang balita lang daw kay D'Angelo Russell nung siya ay ma-injured halos 2 weeks ago na yata ay day-to-day lamang ang kanyang status. Hindi siya mga idol nagkaroon ng kung anong malalang injury and he will be ready nga daw na makapaglaro muli. Pero mga idol, 5 games na yata ay wala pa rin magandang update kay D'Angelo Russell. Kaya naman, sabi ng mga Lakers fans, this is definitely not it. Hindi nga daw naging transparent ang team ng Lakers sa totoong injury ni D'Angelo Russell. Dahil kung day-to-day lang daw ito na kanilang sinabi nung araw na ma-injured itong si D'Lo, ay makakabalik na siya mga idol 2-3 games. Pero mag-6 na game na nga pero wala pa rin itong si D'Angelo Russell. At mas lalo pa ngang pinatibay yan ng mga Lakers fans na talagang malala rin ang injury ni D'Angelo Russell sa kanyang ankle ay dahil nga mga idol na mag-a-add muna sila ng another ball handler dahil mukhang matatagalan din itong si D'Angelo Russell kagaya na ito nga ni LeBron James. Yan nga ang mga pangamba ngayon ng mga Lakers fans nang dahil sa balitang ito. Tanong nila ay malala nga ba daw talaga ang na-sustain na ankle injury neto ni D'Lo?